Welcome everyone, and hope na nasagutan nyo yung question bago ang video ito. This is our part 2 on the criminology terminology, and hope you will learn again something with this. So let's start with the pinagkaiba ng parole at probation. Usually lumalabas ito sa board examination. Pag sinabi nating probation, this basta ang kaso niya ay 6 years pababa, 6 years below, pwede siyang mag-apply for probation. Ibig sabihin, hindi na siya makukulong sa kulungan, kundi magko-community-based treatment siya sa community. Ang parole naman, ito ay pribilehyo na ibinibigay sa isang nakakulong kung natapos niya nang na-serve yung kanyang minimum years of sentence. Ano naman ang pinagkaiba ng rational behavior sa irrational behavior? Pag sinabi natin rational behavior, the person act with sanity or reason. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang dahilan bakit niya ginagawa ang isang bagay. Just like, for example, bakit ka nagre-review? Kasi gusto mong makapasa ng board exam. Ang irrational behavior naman, ito yung mga gawain na kahit ginagawa mo yung isang bagay, hindi mo naiintindihan, or you are not aware, or you don't know the reason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Okay? At kung minsan, nalilito ang mga nagbabasa, mga nag-aaral sa conscious behavior at unconscious behavior. Ibig sabihin ng conscious behavior, you are aware on what you are doing. You are aware on what you are saying. Minsan, kahit na conscious ang isang tao, pero irrational siya. Okay? Just like for example, conscious ka nga, aware ka, pero hindi mo alam ang inyong sinasabi. Ang conscious behavior naman, kabaliktaran ng or opposite of conscious behavior, which means that you are not aware. You are unconscious. Isa na example ay yung mga lasing. They are doing their act na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? Pati rin yung mga under the influence of drugs, they are unconscious. Gumagawa sila, but they are embedded in their one subconscious. No? So, yun yung mga under the influence of liquor, under the influence of drugs, okay? And etc. No? Ano naman ang inherited behavior and learned behavior? Pag sinabi nating inherited behavior, this has something to do with genes. Namamana. Namana mo yung ugali mo sa tatay mo o kaya ay sa nanay mo. Okay? Maliban na lang kung ang ugali mo ay namana mo sa kapitbahay mo. O, iba naman yon, no? So, yung ugaling na yon ay mapupunta sa learned behavior naman. O kaya ay ang other term ng learned behavior is operant behavior. Which means na yung ability mo, yung character mo, na-adapt mo siya sa environment na kung saan mo, saan ang ginagalawan mo. Okay? Ano naman ang overt behavior at saka covert behavior? Madalas natin itong napapakinggan. Kapag sinasabi nating overt behavior, it is easily observed. A behavior that is observable. It's like for example, nagsasalita yung isang tao, nakikita mo nagsasalita siya, ang ginagawa niya ay nagsasalita. Yung covert behavior naman, these behaviors that are hidden, not visible to the naked eye. Hindi mo nakikita. Okay? Just like halimbawa, nagte-text o kaya ay nagko-computer. Nakikita mo lang na nagko-computer pero hindi mo alam yung ginagawa niya sa computer nang hahack pala. O kaya ay nanonood ng kung ano-ano na. No? So, ano naman ang intellectual aspect at emotional aspect? Pag sinabi nating intellectual aspect, this is something to do with reasoning and solving problem kasi nagagamit ang ating utak kaya tinawag na intellectual aspect. Ang emotional aspect naman, this pertains to our feelings, moods ng tao.
Okay? Ano naman ang social aspect sa moral aspect? Pag sinabi nating social aspect, sa salitang social, this pertains to the relationship, this pertains to our relationship to other person. No? On how we interact, on how we communicate, that is social aspect. And when we say moral aspect, this pertain to our conscience, the concept of what is good and what is bad. Okay? Kaya tinawag na moral aspect. Halimbawa, nakokonsyensya tayo noong tayo ay nagsinungaling. Okay? That because meron tayong moral aspeto ng ating pagkatao. Naaawa tayo, that is moral aspect. Okay? Ano naman ang anxiety and phobia? So alam natin yung naririnig natin yung phobia, no? Napophobia siya, halimbawa, takot siya sa mag-isa lang siya sa isang lugar. Ang tawag doon ay claustrophobia. So natatakot siya. Yan yung phobia. Ang anxiety is when people feel unease, matatakotin. Yan ang anxiety. Meron siyang anxiety. Matatakotin siya. Ano naman ang pinagkaiba ng anxiety sa panic? Ang panic is, this is an intense overpowering surge of fear. Okay? Nanginginig na. Yan yung mga sintomas niya. The symptoms, trembling, fast heartbeat. Okay, yan ang symptoms ng panic, nagpapanik siya. Okay? Ano naman ang pinagkaiba ng obsessive compulsive disorder at saka yung post-traumatic stress? So magkaiba ito, no? Pag sinabi nating obsessive compulsive disorder, this refers to the involuntary persistent thoughts or obsession, as well as by compulsions or repetitive behavior that are sometimes consuming and maladaptive. Okay, by the way, ang maladaptive, abnormal. So paulit-ulit na lang yan yung salitang obsessive, no? Yung compulsive naman is yung matindi mong ginagawa na nagiging abnormal na sa'yo or nagiging abnormal na sa lahat, sa nakakakita, sa ginagawa mo. Okay? Ang post-traumatic stress naman is ito yung nangyayari sa isang tao kung naka-encounter siya, nakaranas siya ng catastrophic event. Just like he is a victim of typhoon, nalunod siya, flood. Okay? And ganun rin that this is also a traumatic to a victim of physical or sexual assault. Okay, nakakaranas sila ng traumatic, o kaya ang tawag dyan ay post-traumatic stress. So parang bumabalik yung nangyari sa kanila. Okay? Ano naman ang pinagkaiba ng delusions at hallucinations? Ang delusions, ito yung maling paniniwala, the false belief, okay? That appear na hindi naman totoo. Okay? Sa sarili mo, naniniwala ka at hindi totoo yan sa ibang tao na nakakakita sa'yo. Halimbawa, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamalakas na tao sa buong mundo. Okay? That is false belief, no? That is false belief, lalo na kung hindi naman talaga totoo na malakas ka. Okay? Ano naman ang hallucination? This is the false sense. This is the false sensory perception. Kaya alam niyo yung mga nagtetik ng drugs, no? Nag-hallucinate ang mga yan because it altered their brain. Ano? Mayroon silang naririnig na wala namang nagsasalita sa kanila. Okay? Ang feeling nila mayroong gustong papatay sa kanila, okay? Nag-hallucinate sila. Yun yung false sensory, yung sense, yung, di ba? Meron tayong five senses. Hindi naman nangyayari sa kanila. Okay? So these two, delusions and hallucinations, is a false na nangyayari na na-experience ng tao. Yung delusion, that is a false belief
maling, hindi totoong paniniwala sa sarili. Yung isa naman, yung hallucinations, it is the false sensory perception na parabang may nakikita sila na hindi nakikita ng iba, parang feeling nila mayroong nanghahabol sa kanila, mayroong gustong papatay sa kanila na wala naman. Kaya nag-hallucinate sila. Usually, yung mga nag-hallucinate ay yung mga nag-intake ng drugs o kaya ay yung nalipasan ng gutom, yung gutom na gutom. Ano? Nag-hallucinate na dahil sa gutom. Ano naman ang somnambulism at saka semi-somnolence? Okay? Ang somnambulism, this is an abnormal mental conditions na kung saan nagigising ka na tulog. Paano ba 'yon? Tulog, nagigising na tulog. O kaya ay naglalakad na tulog. Ayun pala, naglalakad tulog na mayroon siyang activity. Okay, tapos bumabalik sa higaan na ganun pa rin na nakatulog. Okay, sabihin na natin na nananaginip siya. No, kaya lang yung panaginip niya, he put it into action. Okay? So, ang tawag diyan ay somnambulism ang tawag diyan. Okay? Yung semi-somnolence naman o kaya ang other term nito ay somnolencia. This is when a person is half asleep o kaya ay half awake. Yan, nararanasan natin yan. Ano? Tulog tayo na gising yung diwa. Yung nakatulog ka, pero parang alam mo yung nangyayari pa rin sa paligid mo. Parang naririnig mo pa rin kung may nagsasalita, may gumagalaw. You are aware, pero on you are tulog ka. Yun. So, semi-somnolensya ang tawag doon. Half asleep at saka half awake. Tanong, kung nakagawa ng krimen yung nasa somnambulism o kaya ay semi-somnolence, no? Excuse ba ng batas? Oh, sagutin nyo nga, yes or no lang. Yan ang number one question natin. No? Kung nakagawa yung isang tao ng krimen under the state of somnambulism, okay, is that justifiable? Na i-justify mo na, your honor, hindi naman ako aware na ginawa ko yung krimen. Nakatulog naman ako, nasaksak ko. No, nakatulog ako na nasaksak ko naman yung katabi ko. Okay, tanong, justifiable ba? Yes or no lang, that's number one. Okay?